Sa wala yung klarong kapayuan, ang iyang anak na nagkitay sa cross. Eh, para na po, kaning abandonment is a very sad word na karana na ito na experience. Amen? Somewhere or the other. But before ka po proceed, let's pray. Father, we praise you and we thank you for this opportunity. Lord, daghan ang mga nasud na wala na yung Bible o daghan mga nasud na mag-isud sila pagtudlo sa imong pulong kay Lord lain ang ilang di-embrace na Diyos o lain ang doktrina ang pakapot. Mga daghan kay kasamo and maybe even Lord believe na kung makapatay sila they will go to heaven. But Lord, nasa Pilipinas kami, pasalamat ni sa kaabunda sa imong pulong. Lord, wala niyong pagkaw ng bunda kayo, hindi pamulaan na sa tiyang makatauhan. But Lord, niya ang makatauhan karoon nagatako, kay buod maminaw sa imong pulong, buod mo kao ni ina amahan. Dilila sa arong mabusog, kundi amahan, makaila, kung makasabot pa yun sa kaluwasan, ni imong lihatagan na mga libre. Mga Ginoo, nahangyo kami na tudloan mo kami, pinagi sa balang espiritu. Ay tubuti, Lord, na magawas mi, nawa mi na sabtan, ay tuguti na magawas mi nga wala na usab sa mong kinabuhi o na usab ang akong mga panglantaw. Lord, you are God. Ikaw na makapahimutang sa imong pulong sa among kasing-kasing. And Lord, if you have to convict us of any sin, tinahanglan ni O Lord, maghinulso ni ini, do so, O God. Kaya buhay kami amahan, magbago, mahimugay yung imong magkatawahan niya, imong kahimutan, ang tuwag sa kanturan. And all of this, Father, we give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. So, kaling abandonment, mag-istorya ta about ni ini. Pero, ayaw ko na nga, mag-istorya ko ni ini na marwa ko nakasabot sa inyong mga nagian kung nakaahin mong abandonment. Doon na lay somebody na nag-experience ani mas grabe o mas laong kaayo ng pagtalikod. Okay? Sa somebody nga, yang gigugma. Apan, bisan pa sa pagtalikod sa somebody yang gigugma, hawa siya masuko. In fact, nakita niya na ang pagmuhat sa pagbiya niya kaniya nakahimog kaayuhan sa daghan kayong mga katawhan. So, muta na nasa doon nato kung kita ba, kung kita duha, sambuta, inuwaro din ang sambuta, na doon na tayo pagkabuhaton together, magdanong nila na maya, di ba? Tanong ko din ang tumayan ng itong pagkabuhaton. And then sa atong paglakaw, suddenly, nilakaw ka, nibiyak ka. So, muta na dyan ko, eh, ano, nibiyak mo ko eh? Palit ba lang kang biyak? Okay? Masa kayo nang isulti? Sabi nga kayo ka, ako din may diplano ang tanan, bogey, dyan ka na dyan yung mga panahon ng umbat. So, ayun na lang ang kalain. Amen? Diba? So, muna nga ang title na to is a question, no? Because ang ikaupat na pulong ng gibatbat ni Kristo Jesus sa cross, murang mag-om nagpasabot ng gibiyaan din siya, kaya gingan mo, Father, Father, why have you forsaken me? So, di ba kung kita ang gibiyaan, mamutanan ka nini tungod kay wata kasabot. Correct? Or, ganahan lang tayo makasabot sa ganong gibiyaan ka. Pero di ba na tinuod na usahay mamutana ka, bisag nakasambutan, anong gibiyaan ka? Di ba? Ganong man na? Ganong man ang mahitabo man na kung where in that situation? Di tungod kayo namutana ka sa answer, but because ang feeling ba, kanang bitaw na naka sa sitwasyon, is overwhelming. Kanang mong grabe ang imong naagian na you just cannot help but namutana ka, bisag ibaw na ka sa tubag. Okay? This is what I believe na itabo ni Jesus Christ. When He asked the Father, anong gibiyaan mo ako? Kay, pila man ka na to, na nag-feel bad, nag-feel sa ta na kay gireject ta, kay gibiyaan ta, sa mga katawahan na mo supposedly, mo take care na to. Possibly, bata pa ka, o waka kasabot na nagbibiyaan ka o bibiyaan ka gihatod ka sa usa ka tawo na di kaganahan ng nanaka ng lapita o yan ang tawana o most of all is na nagdako ka na doon na kay kasupo man bibiyaan ka. Familiar story, and a lot of us really have gone through this. Amen? So
Tinumdumi nga ang mga katawahan, tawar din. Ikaw masayop, ako masayop. Ang tao ni Biyan ato nasayop, kita sa mismo nasayop. Kung saan mo yung na kabiya sa gitag sambatin in our lives. Kung wasa sila kasabot niya mong ikalitag Biyan, nawa na tamo balik, wag ni explanation. So muna nga, kay mo commitment yung tao na yung situation, mutanaw tanini, sa usap ka Diyos nga na yung tao, na nagka-experience siya sa niini, and I know that he knew sa rason sa God the Father nga nung ibiyaan siya dihang nag-anto sa cross o namatay pag yun sa sala nga dili iya. Okay? Pero warning, taas, laong, dako o lapad kayo ang katuyuan sa Diyos amahan nga nung iyang ipasandan na nagitay sa cross o nagpunga-punga na o hapit na mamatay ang iyang anak. Unsa man ang greater purpose? Imong kalag o akong kalag maluwas gikan sa kalayo sa imperno. Aron ang atong sala mapasaylo. Aron dili ta makatagamtang o kamatayon nga dayon. O aron masigulit ta sa amahan pinaagi sa iyang anak. Muna kung whatever pain na atong nagyan in life, hinundumi, God is in control and He can make your pain just again. May mga tao na manigamot umayo para mahimos lang ngilingin, mahimos lang na sila makabot sa kinabuhi. Pero na sa mga pain na wag yun na ito gidesire, pero God, remember this, God can turn it around. Bisan pagdanig mga pain na atong nagiyan tungod kay sa atong pagka makasasala, nisunod ka sa kabutang, nakasunod ka sa usang kasala, na sakit kayo ang gawas ni Adto kung nasakitan sa daghang mga tauhan, but God can turn it around for His honor and for His glory. So muna nga, tungod niya na si Kristo Jesus, naka-gain, naka-ginan siya o taas kayo o ngalan, siya ang pinakataas na ngalan sa tanang ngalan, o siya ang gitagaan, yan ang ngalan na ang tanang mga tao mo yung mo, o mukumisan nga siya gayon, Diyos, o siya ang maluluwas. Kaya naman, kay naghimo siya dakong sakripisyo diha sa cross sa sala nga dili iya. Kami sa karat? Atong sala. Atong dako kayo o yamot nga sala. That is why Jesus Christ is our high priest na makahimo gayud pagsimpatiya sa tanan natong kahuyamon. Kasabot siya sa atong kahuyamon. Sabi kong Ginoo, balaan ni mo eh, mulay ugang ni mo eh. Kung nagkakibaw, God can understand our weaknesses because He knows we are not perfect, but our imperfection also is not an excuse na di ta mo salik o mo tugot. Tama ba ita? Sa Ginoo, mamahimo kayo siya atong kaabag sa tanan na kinala natong pagkakupaton. Diin mahimaya siya sa atong imperfection. So, mag-review ta sa seven last words of Jesus Christ. Makita na kung ngayon siya, Father, forgive them for they know not their sins. Second, ngayon siya sa kawatan, today you will be with me in paradise. Sunod, dato siya ni Maria, ngayon siya nga, woman, this is your son, and son, this is the woman.
Okay, this is your mother. And then ikaw pa, maminom siya na, my God, why have you forsaken me? And ikalimanin siya, I first. O ikaw nung, manak. Huwag ang kapito. Kaya na may katriling, please, next Sunday, bring some people. Kaya every time, I just even, sad on this, magayon din ko nga, Lord, laong takok din kayo at inalahanin mong ibuhat. So, naman siya ni finish, ikapito, naman siya na, I entrust to your hands, I commit my spirit, Lord. So, ay ikaw pa at may atong kukusan, ganyan siya, my God, why have you forsaken me? Now, atong masawa ng teksto na to, Matthew 27, verse 38. O sa inyong mga sibuan ng mga Biblia, kalihog ibasa. Okay? Matthew 27, verse 38. O kabihasa ng Matthew, Mark 15. Para atong matanaw ang Matthew 38. Okay? Two robbers were crucified with him, one on his right hand and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "You who are going to destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. Come down from the cross if you are the Son of God." In the same way, the chief priests, the teachers of the law, and the elders mocked him. "He saved others," they said, "but he can save himself. He's the King of Israel. Let him come down now from the cross and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now if he wants him, for he said, 'I am the Son of God.'" In the same way, the robbers who were crucified with him also heaped insults on him. From the sixth hour until the ninth hour, 12 noon to 3 p.m., darkness came over all the land. About the ninth hour, mga alas tres sa hapon, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" In Mark 15, verse 22, padong sa ubos, they brought Jesus to the place called Golgotha, which means the place of the skull. Then they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him, dividing up his clothes. They cast lots to see what each would get. It was the third hour, 9 a.m., when they crucified him. The written notice of the charge against him read, "The King of the Jews." They crucified two robbers with him, one on his right and one on his left. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "So, you're going to destroy the temple and build it in 3 days? Come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. "He saved others," they said, "but he can save himself. Let this Christ, this King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe." Those crucified with him also heaped insults on him. At the sixth hour, darkness came over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour, Jesus cried out in a loud voice, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Ato nakitaan sa Mark chapter 15, verse 25, na si Cristo Jesus, dinansang sa cross, alas 9 sa buntag. O in verse 24, disultihan ta nga, alas 3 sa hapon, namatay siya. So, nagbitay si Cristo Jesus for 9 hours. O ako malikon sa tanan nga mga wakayo naka-follow nato sa atong 7 last words of Jesus Christ. Ang crucifixion, una sa tanan, ang cross, rafto, wato gihilisan, gipagwapo mayo para ma-display siya niya. Mula kayo sa tanan. Kaya kung ganaan ka mo punish, ikot yun ang isundusun ang ipunish na binakay, this is a Roman law na di-implementar nga na ni Cristo Jesus. Diin, ang mga Hudyo ni cry out nga to sa ilang nag-ulipo nila, na mao ang mga Romano na ilan sa ni papiyan ni? Okay? So, imagine lang ka nga roughly yun, ipang ana-ana lang na ang salita ng takong nga kahoy. Okay? Wagi klaro basta lang na putlan-putlan ng mga branches
pero ang mga stang paana na panalimha, so kumadyan ka sa kasakitan na nalilay ka, na nagtusok-tusok ni mo, ya ang inyong ito, di ka makam na, tungkol sa 1939 lashes. And from head to toe, bunog o samad kaayo si Jesus Christ. O ikatulo, na fact, si Kristo Jesus, dili lang na naay siya nails. Kaya otherwise, kung wa siya gihigot sa kahoy, mislide na to siya kay di manikang kasugakod. Okay? Wa manik, gagalutaw manik ang mga bukog na to din. Okay? If you look at it sa inyong mga medical books. So, gihigot siya, plus gilansang pag siya. Ang iya sa tiil, gihigot o gilansang. Apan mo yung tungtungana ng iyang tiil, din magkaanak pa kung madailos na siya, kapoy na siya may magkaanak siya, pagkatabang niya yung tiil, magkaginhawa. Kung gibitay ka, lisod ka yung paginhawa, slow death na, cruel kaya na ang klaseng nakamatay. So literally, gibitay siya. Okay? Sumauna ang sitwasyon ni Jesus Christ sa iyang diha siya sa gilansang siya sa cross. So for 6 hours, nagabitay ka ginun ana. Normally, ang tao, muabot pag pila ka adlaw, una mamatay. Ani nga klase na kamatayon. But sa case ni Jesus Christ, namatay siya sa'yo. Now, muna ang akong rason, tanawin ako sa akong pagtanawin ni me, one reason. Ang amahan na nakakita sa iyong anak, ngayon itugyan sa makasasala na mao ikaw ako. Ngayon itugyan niya ang anak sa mga nag-rebuild ka niya na mao ikaw ako. Ang makatawahan nga iyang gihimo, susama niya nga dunay dagway, susama niya nga dunay mata, ilong, makabuhat o makathink, kaya kita man ang higher form of human being, of all creation, na nibuhat sa Gino, kita mas dapat unta mo glorify o bingon, ay salamat, di ba na huwag niya iyang anak, o mas ma-realize na mo unsa yuday ni kagamhanan ang Diyos. Ibig sa ato unta siya, daigon o himayaon, dinansan na ito sa Diyos. So, para na po, ang amahan, nasaktan mayo, nga iyan na lang yun, sige dong, di nakabdan umma, usun pa nga umma. Kaya painful na yun kaya imong nagian tungod sa sala sa mga katawhan. Nga ditubos ni mo sa iyang kawalimong kabubuton. Wakong sa si Jesus Christ, wala na nganti o nangiso, gamahan, muraw ka, para imo na lumos sa iyong katawan, wala. It was his own volition, his own free will, nga di-choose siya. Na luwasunta sa tanan na itong mga sala. So on the other hand, ang ako sang ginuna na ang iyang lawas tungod kay bunuog na kay siya, tagahan kay siyang samad, kung ikaw nagilansang minha, papuhin pa ka another day? Dili na. Amen? Pagkakadlawan pa, gibunal-bunala na kahangkod pagkabuntag. Niya, ang final thing pag yun is Di pa bit-bit pa Diyokas, di pa bit-bit siya sa kahoy. Kaya kung sa kahoy, nga kaning vertical, okay, nga horizontal na naili bit-bit, iya pa yung gi-karga. So maka-imagine ka magsunan, how many times siya nag-fall? Ano man? Blood loss? Daghan kayo ng dugungan ni Awas? Kung daghan kayo ng dugungan ni Awas, kung sa kalipong-lipong na ka? Kaya nga kayo kulatapon, gawa pa yung gawas diha nga mga dugo. Malikong na magkana nga naman, ni blood clot sa na. Kung sa mga butog, sinunan-bilmin ni siya, kulata ni siya, gibunan-bunala na siya, ang gikan sa uhang tun sa tiil, gawa sa atong 39 lashes nga dag, dira sa flesh sa iyang likod. Grabe ka iyang mga samad, kung daghang blood clot, the same time, nagsige ang awas ang mga dugo. Kung asa ni kaawas nga dugo, nag-clot na to siya. So, kaya imagine lang ka, nga unsa kalisod ang gidan ni Jesus Christ mo tong si Cyrene or si Simon from Cyrene sa Matthew 27 ilang galit og bira, okay, og sari kay mas daghan mo bira kasi man kanang si gilatiko ni Jesus Christ bira ha apan ni asahan ni antod nga to antod maamot siya nga to sa bukid sa Golgotha. So kalisod is something that I would like us to understand. Nainitabo sa Matthew that I would like us to take notice. Kay sa Matthew, gisulti nga dunay kangit-ngit sa alas 12 hangtod sa alas 3 sa hapon. Now, ang alas 12 o alas 3 mo na ang pinaka-init, di ba? O in fact, magsubod na ang
alas 10, o pero kung tutok, pinakainit na yun kayo na. Okay, so 10 to 3, init tayo. But something happened, panitin. It was an isolated case, but I believe worldwide event ang kalimit. Ngamon yung akong tanaw, okay? Ang black, ang darkness, yun ang lumik, wingi kagkangit-ngit, simbolo din ang kangit-ngit sa tanaw? Sala. Now remember, si Jesus Christ ang kahayag, kaya siya ang kinabuhi sa tanang katawahan mo yung John chapter 1 verse 5. On that day, kung ka ng orasa, ang Ginoo was showing the people of the world na ang salag yun magdala o kangit-ngit sa matalusa. Kung nata sa ngit-ngit, kaya nagpakasala ka. Kung musala ka, magdala ka kangit-ngit. So vice versa yun na. Now remember this, why nindot sa ngit-ngit? Na, uy, makabuhat mo sa kung gusto. Sala, pero magsigil lang siya kagbuhat na the rest of your life. Imagine mo, magsigiling lang ka o pang-rape din ha, o sigil lang ka mag-sex din ha, o sigil ka mag-drugs din ha. Maurag din na siya. Munang man. Sabi na niya, munang ka, balik na saan. Munang mo, balik na saan. So, nililig yun na ang kinabuhi sa tao, ang pagbuhat anang mga kunuhan ng hatap o galipay sa umot. Dili ito na kay temporary naman na. Mubuhat ka, malipay ka, niya mupaway ka, mangita na sad ka, mubuhat ka, malipay ka, niya mupaway na sad ka, mangita ka. So, in short, it is done in a certain time of the day of certain time sa lives ka tao. Magdilig yun, mahimo ni mo, sige, na yun nakatambuhat sila. In fact, ang ipulaan ng sigig pagpakasala, nangita sa kahayag, nangita sa kamaturan, o nangita, unsa akong pagtantang sa gabus na nasa akong mga kamot, unsa akong bilin. I mean, 28 years ago, I was looking for freedom sa sala na nangipul na. So, money nga, ang kining darkness is now realized. Walay kinabuhi sa darkness. Kung anong pasambot na nga, ang tibok kalimutan na puno yun sa sala. Kaya ang tanang tao, nakasala. Why tao nga wala makasala? Manong may mong Diyo ko, di pwede itumoy ang tao na may mong Diyos. Kaya walay qualified na itong mahimong Diyos. Ang qualified na mahimong Diyos, at kung may sala, huwag na buhat sa kalimutan, huwag na buhat sa tanan na makita, ang bilik makita, clear. That's logic. That's simple logic. Hindi ka kinanglan ng Bibles. Sa hindi ka nang, hindi ka nga ng Bible, pero kung muna na ni mo, possible ba ang tao na mahimong Diyos? Kung maibabaw siya sa Diyos? Hindi pwede. Pero ang Diyos, ibabaw din siya. O ang lagi niya tanang tao? Kung mahimo niya ako sa katao, iyang makuptan kung itugyan sa tao niya kinabuhi sa Ginoo, para iyang kinabuhi mausab. Dili aron simbangon siya sa ubang mga katawhan, kundi aron simbangon anak usab aning katawhan na. Kay nakahimo siya daghang mga alindot ng mga buka. And the only man na wala gayud makasala o makihuntang na magpabili siyang Diyos kan iyang origin, ang iyang sinugdanan, Diyos na siya. So wala pang nanan. O muna'y nagbuhat niya. Kaya Ginoo may nagbuhat sa Ginoo. Manamit pa pwede mo yung atong kabalingong Diyos. Manang ginusipok kaayo kung magtawag taglaing alan o maghimo taglaing Diyos. Kaya mo sara ang Diyos. Kung promino kang Diyos, okay na. Pero ay pati mong Diyos. So, mga this is the reality sa mga butang hinala na patanawan. Ngit-ngit ang kalibutan, hugaw ang kalibutan. Kung usa ang nagay ngit-ngit na nalaga, ilaga, ok-ok, etc. Iba na. Hugaw kayong kalibutan, kung mga ok-ok, mga ilaga, uban pa. So, mga na natungod ni ini, Jesus has to bear, iyang giagwanta, iyang gigapos, iyang giako, iyang himuiya, ang salang niya. Mamingon siya na, amahan, amahan, ang bibiyaan mo ako. Now, itanaw ko sa ubang commentators, o itanaw na ko ang commentary sa College Press ng New Testament, manin ang isulti sa possible na
cause or rason na nung nagawa ng mga kanitin. Ang mga sundalo, ilaman to gisuluban si Jesus Christ. Human siya gi, di ba, gisuluban siya na, oy, hari! Okay? Gisuluban siya sige na. Pero pag ato na sa bukid, gilansan sa Golgota, ilan yung gi-tantang ang gisuluban niya. Kaya remember this, the sexual abuse na nila sa Jesus Christ, sa wala pa rin nakaw sa Jesus Christ na doon. Kung iwabuan naman ito siya, mugalan mo ito. Kung siya, pitkoy niyo ay, kaya mga may hari. Kung ganahan yung kamugugal-bugal, ask ka na, mamay ka mabalik dito, ang ganang sexual abuse, pinakagrabing pagbugal-bugal o pagguba o pagdraon dun sa tao. So, ilang isa naman ang balik? Pero mga niya, ang late second century AD writer si Artemidoros Galianos nagsulti na ang normal na Roman na practice sa paglansang sa tao mao nga siyasan ubuan. However, ang mga Romanon kuno naghimo kuno pagsabot sa mga diyo o ilang kuno gitugutan nga doon na lay siya gamay na tap-tap si Jesus Christ sa iyang at ubangan sa lihang bilansan siya sa krus. Ngayon din nga, daghang mga Kristohanon i-portray o ipakita si Jesus Christ nga doon ay tap-tap na nagbitay sa krus. Moni ang gihimo sa unang pagyudto no, earliest representation, both sa written o artistic, pero daghan sad ang nagkasumpaki na maubagin na. In this late second century also, na ay Melito of Sardis na nagsuwag concerning sa lawas ni Kristo nga hubo o kay dili angayan o dili maayo nga tan-awon, mao ang langit mismo maoy nitakob. Nitakob sa grabing kaawawan sa iyang anak. Aron din makit-an o dili ka siya ma-expose. Hindi kay grabe ang kauwawan. Kaya on display naman siya, nag-iwangan. May remember that ka ng mga tao na nagsigil labay-labay. Kaya remember, ang cross, is di ka naghangad ganyan, di ka taabot. Okay? So, morong inalig na nilinhi. Kaya reglansan siya din na, okay, yung nagagap. Okay, kung sa may mabuti mo, kung nasa certain height, di ba, umos na part? No? Kaya, hari ko no. Now, guys, parin taka. Nao diha, iyong kahari ka. Kung saan ba yung kinabagong ganahan ka mabugal-bugal, lagot kay ka sa tao, kung saan ba yung buha to? Iba ganahan dito ka mamumot. Kaya ganahan dito ka mamumot. Malalaki, bababae, ganahan dito mo inflict of physical pain. So can you just imagine kung saan kagrabe, abuso, ang ilang dibuha to kayo, you know, mangit-ngit ko eh. Para di mo kakita. Huwag di mo mauasan yung hapakun. That's God. Yes, gi-allow niya yung anak na mo-suffer sa itong mga sila. Pero anang dapita, ipanalipdan niya ang iyong anak. Muna nga, please allow me to relate a personal experience sa akong kawalimo. Nasa'y pang kadaganan ako nga ninyo na was sexual abuse niya was a child. Mas grabe ang kanang abuso kaysa abuse, kaysa verbal abuse, kaysa emotional abuse. Ang sexual abuse. Pero mga sa niyang nakita, o akong natanaw din sa nanang kabataan na akong mga nakita na pangsilan, kung sexually abuse ganit ka, physically, verbally, kung emotionally abuse ka, okay? Mag-graduate ka sa upat. So, para na ako, the pain and the shame, nagpabilin, kaya namin din ang grabing kauwaw, grabing kahadlo, okay? Diha na nako hangtod ng dako ko. Okay? Until, kung resentful ko, kaya namin kong anger sa akong kasing-kasing. Until, nangay ko sa Ginoo, Lord, heal me. Ayaw ako. And, yung second part sa Ginoo, ayaw ko niya. And I praise God for that. That's why I can tell anybody
without shame, pwede mo na, apin na ako, i-deliver naman ko si Ginoo. Ipasailan naman ko si Ginoo. Labas ka na, di ba na ako ay nakabiyos ang magbalin mo. Okay, but I did abuse some other people. Tungkol kay di-abuse ko, mapasa mo na nimo. Amen. Kato, nangal ko pasailan si Ginoo. Kaya edit no better. But mo niya hununaw na to. Si Kristo Jesus mismo nagkaagi sa grabing kauwawan. Siya mismo. Muna, para na mo walay butang ilin kalibutan na nothing nga ang Ginoo, wala mo agi. Way kalisdanan nga ang Ginoo, wala mo agi ilin kalibutan na alam kanimo o alam kanako. Muna, makabati siya sa tanan itong kalisdanan, makabati siya sa tanan itong experience, nakabati siya kay siya mismo nagkaagi ni anak. So whatever you go through now, kaneto, umalagyan ka nito, magyan mo na ron, umagyan man mo sa umabot. Remember this, do not try comfort yourself. Nay mo, mukhang alongside me, nay mo, mutabang ni mo, may, nay ka ng comfort, is ka ng makin, sino? Sibsena, mo comfort ni mo, mo heal ni mo, a friend na, may magbungyan mo nga, kasabot ko. Mudasi, kanang-kanang, eh, kasabot siya, sabi mo, tupad lang siya din na, the fact lang na you are so alone. Yung sarili na isang body nga mo, muwana rin mo din na. Kasi ko siya, disagree. Ang iyan na lang pagtupad ni mo, pag inaana niya sa mga baga, is a great comfort already. Don't you think so? Manalig ka kinala ng daghang, kanang mga nag-bisul, nag-sakit ka ilang kasintasi, ni go through sa grabe, just be there. Yan, sige mo na, ako din di, parang mukwamin mo, dasig mo, ibo siya nasa, kung naglaan mo siya kung pagkunta, naman na rin, nilang ka. Ay, yan ang butangin, ang dumagi, ay buwig suka, ang saman. Nasayob siya, but be there to comfort. Amen, muling ilad yun ka ito. Manang sa Hebrew 4.14, yun din ha. Doon na tayo nabaw pari nga naka, na, nakuha na sa langit si Jesus Christ na anak sa Diyos, mo nang atong pagkarumayo ang atong pagsuo nga atong gi sulti nga narantanya Christian ka kaya wate labang nga pari nga dili makasintatiya sa atong mga kaluyahon kando na tay labang nga pari nga natintal sa tanang pamaagi susama na to pero wala makatala mao na na ato siyang duulon o doon ta sa trono sa grasya nga dunay kumpiyansa. Kaya naman, di ka mauwaw. Kibaw ka nga, I can go to you Lord anytime, anywhere aron makadawat ta kaluoy o grasya sa tanang panahon na nakinahagan ka. 2 Corinto 1:13 na ginunsa, na ginunin na atong daigo na ginugamahan sa atong Diyos na si Kristo Jesus, ang amahan sa compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Siya mo sa matiya, mag-uban na to sa tanan at kalisdanan, aron makahimo ta sa pag-abag-usab unya sa makatauhan na nakaagi sa atong giagian. Kaysa mga si Kristo, sa mga ang pagkaang suffering of Jesus Christ, ni anhi sa atong kinabuhi, pinagyoso ni Kristo ang atong pag-comfort sa uban, moreover, no. Now, to the question na ito, karon. Nga naman si Kristo Jesus, niingan man siya na, Father, paano ako ikong biyaan? Nangay ba siya tabang? In my opinion, I don't think Jesus was forsaken by God the Father as in forsaken na atong ibawaan. Kung para nakuwasan siya na ngayon kung tabang. Si Jesus din ay literally naka-experience o glaum o tinood yun na kasakit that we feel. Kaya nabit ang kasakit na para na ito, why nakasamot ni ini? Why nakaagi ni ini? Ako raw. Diba, mag-claim kay tana yan. Ako, sige, tagarbuha na. Ako raw, wadid mo kasamot ni ini. Ako raw, wadid mo kasamot ni ini. Daghan, oy. Kaya pa rin kung sa unang huwag kong masunti, ako rin i-abuse, dagandai kayo. Ako rin kagigin na yan, dagandai kayo. Yan, pa nang di ko kasabot nga, dagandai kong mga tao, mutagong yan kung sinang sila, when the truth is, kitang tana, nakasala, umisan, ano, kita sa lisa, asad sa umani. So, hindi pa lang nakukumpisan.
Paano din man lang natubuhi, ana? Paano din man lang natutugutan ang ginomang usap sa akong kinabuhi? Paano magupot-upot bigyan ta sa akong kasakit, kaniadto? Nagubi mong Diyos sa akong kasakit, kaniadto? Kaya para na akong kaluyan ko ninyo, kanisakit ko kumayo para ninyo. At itong i-magnify itong kasakit, when in fact, ang atong kasakit is very small compared sa giyagyan ni Kristo, Jesus. So, so, muna nga, as God-man, He felt everything. Ngayon, He siya sa kalimutan, bisag ibaw siya, namuagi siya, ninita ng kasakit. Aron, luwasun ta sa atong mga sala. Balikon po. Aron, luwasun ta sa atong mga sala. Aron, luwasun ta sa atong mga sala. Hindi ta kabayan sa atong sala. Period. Bisag unsao na ito, bisag sunta ta nasibahan ng kalimutan na from north to south, from north pole to south pole, hindi ta makabayan sa atong mga sala. Whatever good na atong ibuhat, mga may mga buta, ingon ang Ginoo, hukaw na sa mga tubangan. Dili na makabayad sa imo sala. Kaya nga naman, huwag pa takabayad sa interest. Sige tag sala. Yung ana lang, tagata lang tagamay sa interest. Ang kapital din na itong sala, muna utangan tagako kayo sa Ginoo nga, mamatay na lang tagdigyod at kabayad sa atong mga sala. Amen? So, yung buutan mo ko, buutan lang ikaw, usahay, unyaw, hindi ka din makasala everyday. Pagkasalaman ka everyday. Kanina ko na na ah. Asa man ka, kung sa may Espiritu simbasing-kasing, kasuko o luma? Kaluoy o kako? And a lot of times, naatas sa negative. A lot of times, naatas sa negative. Mausap ko na kung atong itugyan ang atong kinabuhi behind this person. I will not go ahead and really going and talking into that. But as God man, ngayon, hindi niya rinuwas na natin ng mga sala. Niagi siya sa tanang mga eksperyensya. One experience. Naa siya yung pamilya, pero wa siya tanga. Okay? Naa siya yung mga friends in need, but not friends in need. Nanagan sila na pinaginakob siya. Daghang nagsigisuko niya. Nga in fact, matag-addo niya sa tanang lugar, naghimura siyang maayon. Naghimura siyang mga milagro. Daghang ang mulibang niya, mudaon niya, mupasangin niya. Labi na ang mga relihuso, mga leaders nga dapat unta mas nakasabot o makaila. Uy, ang Diyos ni nga ninao kay mo ni gisulti sa Biblia. Puwas na mo ila. Kaya ang mas marilihuso nga katawahan, mas hambugira o mas hambugira, mas taas o garbo. Usta na po ni Ana. Sa unang panahon. Makipatay ko sa kumdang reliyon ay konsultin sa iyo me. But God showed me, you are really wrong. Wadi ka masaktot. May kumpara ko, may kong tao, ay konsultihin mga sasala ko, kung iba mo po na kung tinagawa mga sala ulit. Amen? So until God really made me realize, I need Him. Remember this, Ginoo siya tagay sa tanan, pero wala niya sa kalimutan, pobre siya. Pobre sa tanang, pobre. Wala yung okasyon. Nothing. Ang labaw sa tanan, nagpakamatay siya sa sala nga wala niya buhata. Di ba nasakit? Di ba nasakit? Sa iyan ang pag-anti, daghan na kaya siya gi-give up. So, manas akong isultid before. I don't think na si Jesus Christ na sorpresa nga iyang amahan, libiya niya sa lihang nagbitay sa sakot. I believe na siya mga amahan, nag-discuss din yung mga butanga, una pa siya ninaog sa kalibutan. If you remember, sa Getsemani, si Jesus Christ, unsa siya? Unsa siya dito? Nakita-kanta, nag-disco? Uy, parang di naroon kay, karong nataog, na yung mga katawahan niya, umamantay na ko. Gana ba siya? No, kibaw siya kung sa iyo, wabot sa iyo, niya. Ni ampo siya ng iyang mga luha, pura nagduko nga na hangbo. O three times nag-ampo siya, apanin mo siya, amahan, kumahin mo lang. Pass this cup. Kaya suffering akong i-go through. Kumain mo lang. Napatay na ay pamaagi. Kumain mo lang. Pero hindi ako yung mabot ito. Gusto mitergya po siya sa kabubutan sa manang na ngayon mo ito siya nato. Ang kasakit ba? Ang pagkaway edukasyon, pagkaway porta, ang mga biyaan sa mga friends o sa mga family ba ang nakasakit niya? No. Kanina moment, nilingon siya, Amahan, anong biyaan mo ako? Kibaw sa biyaan siya. We will see that later on ang biyaan siya. So,
Father has to temporarily separate from him. Temporary. Okay? So, mga ito nga, kaling temporary separation, sa una-una pa lang ni Cristo Jesus, sakit mo ng pinakasakit, dili ang lansang, dili mo ganito, dili ang mga yung pikoy, uban pa rin ha, dili. Dili ang itong pagkabahag sa liko, dili ang nakasya sa matunok sa iyong ulo. Dili. It's the separation from the Father. And yet, daga mga kunuhay Kristuhanon, maminaw ta, nini, nagsigil gihapong hambin, o kasuko, o kadumot, sa so, mga tao, katawahan. As if, walay gihimo ang Ginoo dito sa cross, aron mabayran ang iyang mga sala. Manangdako ni siyang sagpa sa Ginoo kung magpadayon ka, magdili mo pa saylo sa mga katawahan na nakasalak bato ka na to. Kung magpabilin ka nini nga dita magpuyo sa bagong kinabuhi ang ihatag sa Ginoo na to. Ang bagong kinabuhi ihatag sa Ginoo na to. Unsa man, kawas nun. Unsa man, malipay yun. Unsa man, ma'am, dali kayo mong pasaylo. O kung di mo hindi ka masakitan, pero mong pasaylo ka time and time and time again. Definitely, si Kristo, kung dita mo pasaylo, huwag niyo sa atong kinabuhi. Kay mas lamian man ta. Diba? Kita sa unang baka ng lamig dito kayo nang feel ka o kalago? Diba? Kasi nyo, yes, sinuon na. Yung yes. Murag, bubuhi kayo, murag, ako may mamatay ko, kung buhay na kong kalago. Kung pabuhi ka rin yung nabuhi dahil ka. Hindi ako mo din yung tinon na tinabuhi. Amen? Nagsunan? So, money ang usa kang bumbutan. Kung ningon na nito na ni Kristo Jesus, kinalan mo to tanga siya, nag-suffer, para na to. So, what ay rason na magpupuntaan ng kasuko o ka ng mukhang binta o kasakit? Kaya dapat free na kasi ka ng kasakit. Kaya giagi man yun, giagi naman ni Kristo, gitubos naman, asang kasakit na yung giagian? Manang tanang kasakit, ihatag ng Kristo Jesus. Tanang kalabot, ihatag ng Kristo Jesus. Ihatag ang tanang baho sa imong kinabuhi. Ihatag tanang bati aron iyang ninduton ang imong kinabuhi. Ang ato, Lord, ginahan ko sa anay sa mabalay. Lord, ginahan ko sa upok sa mabalay. Ginahan ko sa buligas. Ginahan ko sa mga sa panalingha, mga pestis sa itong kinabuhi. Diba, pests are nuisance. But we love it here. Our heart should be a heart that is already pure before the sight of God. It should be a heart ng Ginoo. Ay, minuto taning balaya. Hey, mabuyo ba siya sa kong ginabuyo? Sa ganangayo, tanga. Lord, sila sa kong kasing-kasing. Nangayakas mong pasaylo kung di ka mong pasaylo sa uman. Patas ba na? Dili, makita na nga ito later on. So, wala mag-isunan. Nagsunti din hi ang Biblia. Matthew 6:14. Kung di ka mo pasaylo, kung pasaylo ka sa mga sila, sa mga katawan against nimo, ang imong amahan, oso, mapasaylo nimo. Pero kung di ka mo pasaylo silang sila, isa ka pasaylo naman. Klaro? So, kung klaro sa kayo sa Ginoo, na kung sa'y mahita mo na to, o kinsa ka, kung magpabilin ka o kapungot o kaligot-got sa itong kasing-kasing. 1 John 2:9, it's okay. O, saan na ito mo? Sorry, ha? Awal ba saan? Ang tanan na mag-ingon na nasa sa kahayag, pero nagsuko niya kung siya sa igsoon, nasa sa kagit niya. Kaya ang tanan na nimuha sa iyong igsoon, nagpuyo sa kahayag, o walay, usa kang butang nila na makapapandol ka niya. Pero ang tanan na nagsuko pagyapon sa iyang igsoon, nasa sa kangitngit, o naglakaw siya sa kangitngit, huwa siya kibawa sa siya padong, kay ang kangitngit, libutan niya. 1 John chapter 2. O 1 John chapter 3, 14 and 15, nino, nasayin ta, na nakalabay na ta, gikan sa kamatayan nga sa kinabuhi, kay nahikugma naman ta sa ato mga kaigsuunan. Kaya ang wala may gugma, napas kamatayon. O ang tanan nga na nasukupa siya igsoon, murderer.
sa murderer, nakapatay ka. Ato, mamatay tao ka. Kung nasa ita, na mamatay tao, wala siya eternal life diha sa niya. So that's why, kung Christian ta, na napatay daghang negative sa itong kasing-kasing, klaro kay ang Bible, hindi ako i-declare na, di pata Christian. Mamatay ka anytime karon, inferno pa ka. Ako, di ko pala mo. Kaya nga naman, di ko ka nang mag-inferno. Sumingo lang ko, Lord, nasa injured ka, nasukop ako. Kuha yung tao ni Lord. So, ang akong pakigrisling, sa Pinoon, di ko makigrisling, please. Muna-muna, saan ako siya pagbatay, saan ako siya pagbaw, yablaw, na mahimot yun kayo kung ako siya tablaatan ni ka ng kalabayan ng tao, ng subang mga tao niya, tanang tao, nalibak na ko, tibok, kalimutan, di sana siya, nilipay kayo ko niya, anak. No. Yan, ura kayo, at ako ng trabaho mo, ang tanang tao, kalimutan ako yung utihan, ang botang tawana. Kaysa, may ko lang kung usap, katao nga, Diyos ang kagikan ng ko, Lord. Nasa kudyod ko niya, naglakot ko niya, nahadyo ko mabaw. Pero salamat ni Lord. Kuhaan ni Lord. Yeah, kuhaan ni Lord. Pagtanoon ako niya, lakot niya ko. Lakot, bigyan ko ko, Lord. Kuhaan niya, abin ako, okay na, Lord. Lakot, bigyan ko ko, Lord. Smile. Sa galako ko, Lord. Smile, Lord. Smile. Nag-isod, tabang eh. Ah, tabang dyan ko. May babang sa katagalagot ko. Ipapraktison na sa Ginoo sa atong gugma sa mga katawahan mo nang sa sunod nga sign na gusto na nato makita din eh, na klaro kay ang Ginoo sa gusto niya pamuhat sa atong mga kaaway. Luke 16:7 ngayon ang Ginoo. So tiyan ko ka mo, kamong naminaw na ko garon. Kay gugma ang inyong kaaway, pamuhat o maayo sa mga nasukunin mo. O panalangin ni at akong nitungulo ni mo, iampo ang mga ni maltrato ni mo. Wala, usap na. Pero wala na pasamot pa na na. Mag-uwi-uwi, gabi sige. I-pray ko diya masige. Kaya i-bless diyo niya masige. Wala. You pray. Okay mo ng prayer. Lord, ika-pray ko kaya mo, mag-init na ka. Saka na yung mga alta Christian. Okay? Nang mga kalipong mga Lord, mag-pray ngayon kung mamalipong, mag-pray mo sa gawa na akong hayunan. You ask the Lord, Lord, tell me now, when I pray na ako'y kaluoy niya, na makakita kung ano'y kay siya, kaya siya Diyos. O niya, niya mismo kinabuhi, di ba ang tao nga ka ng Mr. Matis? Kinabuhi, di ba yun naman yun? Okay? Tanaw ko siyang pamilya, tanaw ko siya na, kinabuhi, tanaw mo ba nga, hindi ko mag-ganakan na kaya niya. So, spare ko na na. So, ang prayer is there, it's available. Namin mo nang Ginoo, bless them. Sige, di ka katulog pagawang sa ilan? Na siya, nangutang nang dako kayo, na siya na kinanglan ka, wali ka bayarin sa piso? No, you ask the Lord, how am I going to bless this person? How am I going to pray to this person? Kung saan man ako siya, Lord, na makabuhat kong maayon niya? Kung saan man ang pagpakita sa akong mama? Kaya ang kasing-kasing na nilihang bubas ka niyong kasing-kasing, kung sige sa niyong damdam niya, kani siya kayo ni siya, kung sige diyo may bangga, hindi na maayo. Amen? So, mo pala yung ikaw ko, alam na pinan niyo, Lord, so, kailan niyo po ka, nasa adyad ko mo doon, o mo muhatag sa kaayo, ngayon gusto niyo mo ipahatag, ang iyak mong kaway. Amen? So, dili sa damag, kaya it is just, the Bible ng word, you have to read it all. Pasahan ang tanan, para kibaw ka sa akong, ani day. Yung manuman na kalugayan, mas mangtas pa ka niya kasi ikaw kuyo. Hindi ko ba you love your enemies? Patay. Okay? Ika na natakdan, ini siya ang taama, takdan ng Kristuhan. So, allow me to challenge you with this verse I went through in many occasions. Sa kung ino ninyo, kanang daw-daw na yung daw-daw, para na ko akong ginagdaw, magsukup na yung kuwana. So, kung ano yung ganun, kung mo, ako yung boss. Kaya nakakagin mong daghang matrato, hatred, all kinds of emotions, one is akong heart, one is akong head. Pero ni Diyos kong kinabuhi. Di ko ganang anak. Di dawat na ko ang bakong kinabuhi nga di-offer sa Ginoo na ko.